Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and the Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay December 10, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ay magsimula sa isa pong panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sa iyong kabutihan, katapatan, kadakilaan sa aming mga buhay. We thank you for your protection dahil patuloy po ninyo kami inililigtas sa lahat ng kasamaan, karahasan, kapahamakan at kasakunaan. Salamat din dahil sa tuwing kami ay gigising, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan na galing po sa inyo malayo sa mga sakit at karamdaman. Salamat din sa inyong provision sa araw-araw dahil kailanman ay hindi po ninyo kami pinagkukulang. Ang biyaya at pagpapala po ninyo ay sapat at sobra-sobra pa sa aming mga buhay. Salamat din po sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayon upang pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Patuloy po ninyong pagpalain ang aming mga buhay kasama ng kanya-kanya naming sangbahayan. Dahil naniniwala kaming lubos that your word will not come back void. Ito po ay patuloy na tutupad, gaganap at magpapangyari sa lugar na inyo pong pinagsuguan. Kaya hinihiling po namin minsan pa na isugo po ninyo yung mga salita sa lahat po ng mga nangakikinig ngayon nang sa gayon ay mapagpalang aming mga buhay. We thank you for your words na patuloy pong nagbubunsod ng kalakasang espiritual, nagdudulot ng matatag na pananampalataya at nagbibigay sa amin ng matibay na pag-asa. Salamat din sa araw na ito dahil alam po namin na sa araw na ito ay mayroon po kayong panibagong lang biyaya at panibagong lang pagpapala kung paano po ang iyong mga salita ay laging sariwa bawat umaga. Gayon din po ang biyaya at pagpapala ninyo ay laging bago sa bawat umaga. Kaya, Lord, we expect, we as your children, na tatanggapin po namin ang lahat ng biyaya at pagpapala na inyo pong inilaan sa bawat isa. And this we pray, in Jesus' mighty name, amen and amen. Good morning, brethren in Christ, once again. Welcome sa ating pong Grace and the Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulayan ngayon ay ating pong mababasa sa Matthew 6:33, ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. And in Amplified Version, Matthew 6:33, but seek, aim, and strive after, first of all, His kingdom and His righteousness, His way of doing and being right, and then all these things taken together will be given you besides. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng Book of Matthew or Book of the Gospel according to Matthew is no other than Matthew himself and Apostle Matthew, known as Levi, and his profession, brethren in Christ, ay isa po siyang tax collector. At ngayon, mga kapatid, ay tinawag siya ng ating Panginoon to be one of his 12 disciples. At ito nga po ay naitala ang mismong utterance ng ating Panginoon Jesucristo, na ang wika ng ating Panginoon Jesucristo ay hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Bakit po? Sapagkat ang inuuna, way back then, ng mga tao ay kung ano ang kanilang kakanin, kung ano ang kanilang darating, kung ano ang kanilang iinumin. Subalit, ang wika ng ating Panginoon, hanapin muna ninyo. Ibig sabihin, unahin, i-prioridad, bigyan ng oras at panahon, mga kapatid, ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, mga kapatid. Dahil pag sinasabi, mga kapatid, na seek, aim at, and strive after, yun po ang wika sa Amplified kanina, na kapag sinabi pong righteousness naman, His way of doing and being right,
tandaan po natin ang Diyos ay may kanya, mayroon pong magandang kapamaraanan para po sa pangangailangan ng bawat isa sa atin. Because He is our Maker, brethren in Christ. That's why He knows what is the best for us. Kaya dito, atin po munang isik, i-aim, at i-strive. Una sa lahat. Kaya mga kapatid, mahalaga na maunawaan natin na wala tayong ibang prioridad kundi ang Diyos, mga kapatid, sa ating mga buhay. And our today's message entitled, Seeking and Putting God First Above All Things. Paghahanap at paggawa ng sa Diyos bilang ating una sa ating buhay at sa lahat ng bagay. Kasi mga kapatid, minsan, hindi po ito, again, itong Matthew 6:33, this is very common verse sa lahat po ng mga mananampalataya, but hindi po ito na i-implement ng tama. Kasi alam nyo po, pag sinasabing seeking and putting God first, kailangan siya po yung ating prioridad, as what I mentioned earlier, na dapat binibigyan po siya natin ng panahon at oras, at siya po yung ating prioridad sa lahat po ng bagay. Kaya if God is our priority, imposible na wala tayong panahon. Dahil ang ibang mga tao, mga kapatid, kung mayroon lamang pong left over sa kanilang time, doon po sila magbibigay ng panahon sa ating Panginoon. Put God on the top, brethren in Christ. Put God on first, brethren. At bigyan po natin siya ng panahon. Hindi yung mga kapatid, kung mayroon lamang nalabing oras or mayroon pong mga natirang oras, hindi po ang Diyos ay Diyos ng leftover, brethren in Christ. Our God must be our priority. Take note the word priority. Kapag prioridad natin ang Diyos, lagi kang may oras sa Kanya. He cannot be our priority na wala po tayong panahon sa Kanya, mga kapatid. Panahon ng ano? Panahon ng pagsamba, panahon ng pananalangin, at panahon po ng paglilingkod sa Kanya. And our today's word, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, hindi po sufisyente na ang salita ng Diyos ay atin lamang basahin, atin lamang pag-aralan, at atin lamang itong pakinggan. Kundi napakahalaga ho na sang-ayunan natin ito ng buong puso, sampalatayanan natin ito ng buong puso, ang kinin ng buong puso, at ideklara sa pamamagitan ng ating mga bibig mula sa kaibuturan ng ating puso. At doon pa lamang po magkakaroon po ng kapangyarihan at manifestation ang salita po ng Diyos. Mga kapatid, tandaan po natin, kumikilos ang Diyos base sa level ng ating pananampalataya. Kaya taasan po natin ang level ng ating pananampalataya so that God can freely work sa buhay po ng bawat isa sa atin. And our today's grace and promises that we are going to tackle, we will acronym the word REC, W-R-E-C-K, Brethren in Christ. At ito po ang mga bagay na dapat po natin unahin. Ito po yung mga bagay na dapat natin i-prioridad. Ito po yung mga bagay na dapat po bigyan natin ng oras at panahon, mga kapatid. First point, let's aim and strive to seek first His will. Kaya mga kapatid, unahin natin kung ano ang kalooban po ng Diyos. Kasi naniniwala ko, ang kalooban ng Diyos ay maganda, mainam at mabuti. Di ba nga? How do we know the will of God, brethren in Christ? Ang sabi po, the will of God is good, perfect, and acceptable, mga kapatid. So, hindi naman po para sa Kanya ang Kanyang kalooban, kundi ang Kanyang kalooban ay para sa bawat isa sa atin.
Kaya bigyan po natin ng pansin, bigyan natin ng panahon, bigyan po natin ng pag-uuna, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Because again, it is for our benefits, it is for our sake, it is for our, we could say, brethren in Christ, welfare. Kaya let's aim and strive to seek first His will. Second point, let's aim and strive to seek first His righteousness. Alam nyo po, mga kapatid, seek His righteousness. Hindi po talaga yung sisikapin talaga natin ang makapamuhay, mga kapatid, ng tinatawag na matuwid or matuwid na buhay, kundi ang tinutukoy po dito na righteousness ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At dapat po natin siyang bigyan ng oras, bigyan ng panahon. Kasi minsan, we are too much busy in the kingdom, but we don't have time anymore for the King. Kaya napakahalaga ho na unahin natin. Kasi kapag si Jesus as righteousness of God ay manahan sa ating puso, ang righteous doing, ang right standing will just follow, brethren in Christ. Hindi tayo nag-i-struggle makapamuhay ng matuwid na buhay once the righteousness of God, no other than our Lord Jesus Christ, dwells in our hearts. Kaya unahin natin ang Panginoon, di ba? Sabi nga ng ating Panginoon, mabuti pa ang zora, mayroon siyang lungga, mabuti pang ibon, mayroong pungpugad. Subalit, siya na ating Panginoon, wala man lamang puwang or space sa ating puso. Kaya mga kapatid, hanapin muna natin ang katuwiran, walang iba kundi ang ating Panginoon na manahan sa ating mga buhay. And again, righteous living and right standing with God will just follow. And third point, let's aim and strive to seek first His election. Alam niyo po mga kapatid, tandaan po natin na may kanya-kanya tayong panawagan. Hindi tayo tinawag para lamang sa ating mga sarili. Ang wika nga ng kanta, hindi tayo nabubuhay sa pangsarili lamang. Mga kapatid, nabubuhay talaga tayo para po sa Diyos. Kaya nga sinabi ng Isaiah, mga kapatid, na ang kanyang nilalang ay para sa kanyang kaluwalhatian. Ikaw, ako, tayong lahat ay pinili, tinawag ho ng Diyos, hindi para mabuhay sa ating sarili lamang. Nabubuhay tayo para sa Diyos. So what I'm pointing out, let's aim and strive to seek first kung ano po ang pagkatawag sa atin ng Diyos. Bigyan natin ng pansin, bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng pagkakataon kung ano man ang panawagan ng Diyos sa atin. Kung tinawag tayo ng Diyos na magpastor o bigyan natin ng panahon, pansin at mga kapatid, pagkakataon na tugunan natin ang panawagan ng Diyos. Kasi alam nyo po mga kapatid, if we know where we are called, we have to give time and we have to prioritize, brethren in Christ. Dahil ang iba, kaya nahihirapan kung alin ang unahin at kung ano ang ipa-prioridad because they do not know what is their priority. Pero kapag alam po natin kung sino at ano ang ating prioridad, we will not struggle to choose. Dahil kung ang Diyos ang ating prioridad, mga kapatid, sekundarya lang ang ating trabaho. Kapag tayo ay pinapamili, alam natin agad kung alin ang ating pipiliin, mga kapatid, because we know our priority. Kaya pahalagahan natin, bigyan natin ng pansin, bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng pagkakataon saan man tayo tinawag ng Diyos, mga kapatid, sa kanyang ministeryo. And fourth point, let's aim and strive to seek first His counsel. Mga kapatid, tandaan po natin, the Word of God is His counsel. Doon po natin makikita ang kanyang guidance, mga kapatid. Kaya nakakalungkot ano na kaya nga mayroon tayong tinatawag na quiet time araw-araw kasi
ito po ay pagpapatunay that we prioritize God na before anything else, before we do something, brethren in Christ, before we fulfill our responsibility and task sa ating mga pamilya, inuuna po natin ang Diyos, mga kapatid. Kasi kapag sinasabi pong counsel, ito po mga kapatid ay advice, guidance, direction, warning, guidelines, brethren in Christ, suggestions, advice, and recommendations, brethren in Christ. Kaya napakahalaga kasi maliligaw ho tayo, mga kapatid, kapag wala po ang guidance ng Diyos. At ang guidance ng Diyos ay atin makikita sa salita po niya. Kita nyo po, mga kapatid, bakit nagkakaroon po ng mga broken family? Because they do not consider the counsel of God, mga kapatid. Bakit po may mga nasasaktan sa pag-ibig? Because they do not recognize and acknowledge the counsel of God. Bakit po may mga nabibigo sa trabaho, mga nabibigo sa negosyo? Dahil they do not listen the counsel of God. Napakahalaga na bawat araw, mga kapatid, binibigyan natin ng panahon at oras ang atin munang alamin ang counsel ng Panginoon para tayo ay kanyang gabayan. Samahan, kaya di ba nga sabi ng Psalms 23, He leads me, He guides me into green pastures and into the streams of water. Kaya mahalaga ka kasi kapag ka si Lord ang nanguna, tiyak na tagumpay ang ating mapupuntahan, tiyak na kasaganaan ang ating mapupuntahan, tiyak na kapayapaan ang ating mapupuntahan, mga kapatid, tiyak na mainam at mabuting lugar ang ating mapupuntahan. Kaya let us aim and strive to seek first His counsel. And last point, fifth point, let's aim and strive to seek first His kingdom. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo po ay dapat inuuna natin ang pag sinasabing kingdom. Kaya di ba sinasabi ng Panginoon, bakit mo ako tinatawag Panginoon, Panginoon, at hindi ninyo ginagawa ang aking mga sinasabi? Napakahalaga, pag sinasabing kingdom, not my will, but your will be done. Yun po, mga kapatid. Once we belong to the kingdom, mga kapatid, malalaman po natin, kasi pag sinasabing kingdom, may pagpapasakop yan, may pagsunod yan. At sa kingdom ng Panginoon, hindi ho tayo ang masusunod, kundi ang Diyos ang masusunod sa ating mga buhay. Bagamat mayroon tayong mga magagandang plano, mga magagandang pagpapasya, mga magandang pag-decision, subalit ang Diyos pa rin dapat ang ating pinapakinggan. That is seeking first His kingdom. Kasi mga kapatid, ang iba ay mayroong kanyang sariling mundo. Hindi ho, once we belong to the kingdom of God, we are always asking kung ano po ang gusto niyang ipagawa sa atin, saan tayo gusto niyang papuntahin, ano ang dapat natin, mga kapatid, gawin. Kaya yun po ang kingdom. Ulitin ko, sa kingdom ng Diyos ay kalakip po ang pagsunod at pagpapasakop. Kaya nga kapag tinatawag natin siyang Panginoon, we ought to obey Him, brethren in Christ. Kaya nga po nakakalungkot, di ba, sa ating panahon, sabi ko nga, kapag tumatawag kang nanay or tatay, tumatayo ka bilang anak. At ang anak ay sumusunod sa magulang, at ang magulang ang sinusunod ng anak. Eh ngayon, mga kapatid, tumatawag tayo ng tatay, tumatawag tayo ng nanay, hindi man tayo marunong sumunod, hindi man tayo marunong magpasakop, walang kwenta at walang kabuluhan ang pagtawag natin ng nanay at pagtawag natin ng tatay. Gayon din po sa church, tumatawag tayo sa ating mga spiritual leaders, brethren in Christ, na mga pastors or pastora. At subalit tayo na mga membro, hindi tayo marunong sumunod, hindi marunong tayo magpasakop. Wala pong kabuluhan ang ating pagtawag ng pastor at pastora, kasi pag tumawag tayo ng pastor, ibig sabihin tayo ang tupa. Ang tupa ang sumusunod
Mga kapatid sa pastor, hindi po ang pastor ang sumusunod sa tupa, mga kapatid. Kaya again, may significance na kapag tumawag tayong pastor or pastora, ibig sabihin, we ought to submit and we ought to obey him. Baliktarin natin, kung hindi tayo marunong magpasakop, hindi tayo marunong sumunod, huwag na tayong tumawag ng pastor sa ating mga pastor. Mga kapatid, ganun lang po kasimple. Ngayon, ang ating pinag-aaralan ay hanapin ang kanyang kaharian. Sa kaharian may mga rules and regulations yan, mga kapatid. And again, kaakibat dito ang pagsunod at pagpapasakop. Kaya once we are belong to the kingdom of God, hindi na po tayo dapat ang nasusunod, kundi ang Panginoon na dapat ang nasusunod sa ating mga buhay. To sum up of our today's message, entitled Seeking and Putting God First Above All Things, and our today's grace and promises that we tackled, we acronym the word REC, W-R-E-C-K. And first point, let's aim and strive to seek first His will. Second point, let's aim and strive to seek first His righteousness. Third point, let's aim and strive to seek first His election. And fourth point, let's aim and strive to seek first His counsel. And fifth point, last point, let's aim and strive to seek first His kingdom. And these are the acronym of the word REC: will, righteousness, election, counsel, and kingdom. And these are the things in which we need to aim and strive, brethren in Christ, or to seek first, brethren in Christ. At we have to give time and we have to prioritize these things, brethren in Christ. At ang pangako ng Panginoon, anuman ang ating kailangan, kakainin, daramtin, o anuman, material man, financial man, spiritual man, anuman ang ating pangangain, will just be added unto us once we aim, we strive, and we seek first these things. This will, His will, His righteousness, His election, His counsel, and His kingdom. Brethren in Christ, let us pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat because we have found already Your kingdom and we have already Your righteousness, no other than our Lord Jesus Christ. That's why it is not hard for us to submit and to obey, and it is not hard for us to live in righteous living and in right standing with You, because Jesus Christ is in our hearts. Thank You, Jesus, because tunay nga po na ang Iyong kalooban, ang Iyong righteousness, ang Iyong election, ang Iyong counsel, ang Iyong kingdom, ang siyang lagi naming prioridad. Binibigyan ng pansin, binibigyan po namin ng panahon, Panginoon, at pagkakataon sa aming mga buhay. Dahil totoo kayo sa Iyong pangako na once we aim and strive and we seek first these things, everything we need will be added unto us. Salamat sa patuloy po ninyong pagpapala sa amin, spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, in all aspects of our lives. Patuloy po ninyong pagpalain, Panginoon, ang aming mga kapatid na may mga negosyo, ang aming mga kapatid na may mga trabaho, ang aming mga kapatid na mga nag-aaral, ang aming mga kapatid na nasa kanya-kanyang bahay. Ano man po ang aming ginagawa, Panginoon, ay patuloy po ninyong pagpalain, because You've promised us that whatever we do with our hands will be blessed. Salamat din po sa napakagandang araw na naman na inyong ipinagkalob sa amin. Dahil sa araw na ito, alam po namin na minsan pa namin tatanggapin ang iyong mayamang lang biyaya at mayamang lang pagpapala. That's why throughout the day, kami po ay magiging successful, prosperous, victorious, favored, and blessed. At tiyak na naman na kami ay magiging pagpapala sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa aming komunidad, at sa lahat ng taong aming makakasalamuha. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga anak mo, born again, Kristiyano at mananampalataya throughout the world, because in Your hands we are well secured and well protected, because we are covered with Your precious blood. We are surrounded with Your guardian angels, and we are bearing
your powerful name. Salamat sa aming bansang Pilipinas dahil ang bansang Pilipinas ay bansang pinagpala. Hindi po bansang isinumpa at patuloy naming itinatas ang aming mga mahal na presidente kasama ng kanyang kabinete, mga senators, governors, mayors, captains, councilors, mga kagawad, mga tanod, at lahat po ng government officials from national down to local. Kasama na rin po, Panginoon, ang Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police. We'll lift them up all to you. We pray that bless them all with their families at tulungan niyo po sila, Lord, na makapaglingkod, na mayroong pong katapatan na puso sa harapan po ninyo. Help them to serve people with integrity, dignity, and honesty. I-abstensyo po sila sa lahat ng lalang gawa ng kaaway tulad po ng corruption, greediness, and selfishness, Panginoon, kundi maglingkod sila na may pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa-tao. Salamat din po, Panginoon, kami na iyong mga anak, we as part of your family, we are enjoying sa patuloy na pagragasa, pagbaha, at pagbuhos ng iyong pagpapala at biyaya sa amin. Tunay nga po, Lord, that you will never just change our lives, you also change our living. And this we pray in Jesus' mighty name, amen and amen.